kung saan mailalagay sa tangke. Yan. Tapos yung mga cost na possible, no? And then nag ano na rin ako ng tree diagram, and this tree problem tree diagram is more of the so-called yung if you're familiar with the FMEA, failure mode effect analysis, na like saan ba manggagaling yung problema, no? Saan manggagaling po yung problema? For example, if the machine is not working, maybe the groove disc, no? Ano yung problema? Maybe it is not rotating, or the motor is has a problem, or may jam, or broken, and so on, no? Or if the problem is the oil is not being collected, ano yung mga possible problems po? Baka yung langis ay too viscous, meaning napakalapot, di ba? So napakalapot, baka nag dumidikit lang masyado, para na siyang grasa, not too viscous, no? And then the oil is too thin naman, masyado naman siyang malablaw na tumatalsik na lang at hindi na makolekta. The oil is not reaching the groove disc, no, is another problem. Then another concern is ito, if the oil skimming machine is working, the oil is not being separated from water, the oil is not being scraped off the groove disc, ito nga yung mga ano, the oil is not being transferred to the storage tank. So ito yung mga possible mga problem na pwede nating i-break down from the major problem. Meron po tayong mga references na ginamit. Then i-present ko na lang, doc, yung ibang title, although hindi ko pa nagawa ng outline po based on our chapter 1 to 3. Meron akong pinapropose din na a project, design and fabrication of an eco-friendly three-wheeler bike road sweeper for roadways and side lanes, no? Ang kwento naman dito ay ang paglilinis ng mga daan ay siyempre may mga Metro Aid, di ba? Meron po tayong ganyan, no? Kahit sa Department of Labor yung tupad and so on. So ibig sabihin manual. Ngayon kung to lessen yung burden ng labor, so I'm proposing na gumamit ng bike. No, pwede rin namang motorized, kaya lang siyempre gagamit ka pa ng gasolina doon, no? So, ito po yung sweeper for roadways and sideways. Yung sa mga daan lang. Sana hindi ka na kailangan magwalis na magkakaalikabok pa, and kumisan yung mga dumi-dumi ay detrimental din sa mga nagwawalis o naglilinis, no? So, ang mga importante lang dito is yung capacity ng bike, no? Tsaka ng tao na magbabike. Kasi we're trying to get away from the motor, kasi para hindi na magastos, kasi mahal yung gasolina, and di ba fossil fuel yon, makaka-contribute pa sa ano po dun sa mga sa pag-init ng ano ng sa pollution, tsaka sa pag-init ng environment, ng ating ozone. So we're gonna design this, dapat may capability siya na makapag kolekta ng mga dumi, ng mga bote-bote, mga lata, and so on, no? Tapos ay wala siyang picture, hindi ko na ilagay. Pero another is dito no, yung design and fabrication of 1 ton per day or 1000 kilogram, no, baka mga ano lang yan, mga 10 20 sako halimbawa ng bigas per day abrasive potato peeling machine, no? Kasi right now yung tayo nagbabalat ng potato gamit yung knife, no? Now, is there a significance for this? Yes, because yung potato is bahagi na ng buhay ng pagkain ng tao ng Pilipina, no? Yung mga french fries, may mga potato chips, lahat ng klase ng produkto ng potato. If we want to really boost yung productivity, di ba? Kasi kaysa mag-hire ka ng maraming magbabalat, no? Edi makagawa tayo ng makina na makakapag-efficiently makakapagtanggal ng balat, edi maraming market po ito, sa totoo lang. Kasi laging kinakain ng tao yung patatas. Not only yung potato, ito lang po yung ginawa kong benchmark, pero pwede naman yung kamote, kamoting kahoy, sibuyas, lahat ng root crop, no, na pwede. So ang basically ang aking methodology dito ay kung i-resemble po natin yung knife, mahirap eh.
'di ba? Kasi kailangan natin ng holder, parang chuck holder, and to really ano, to rotate the potato is another thing, no? Tapos habang pinapakain ng feed doon sa knife. So, ang naisip ko po is eto na lang, parang drum or tumbler, pero this one is abrasive. Ngayon, nag-experiment na po ako. Nilagay ko yung timba, nilagyan ko yung timba ng tinatawag na abrasive, yung number 80 tsaka 100, yung papel diliha. Nakakabalat naman po, no? Kaya lang, that is just part of data gathering. Ang eventually kasi ang iniisip ko po ay gagawa tayo ng abrasive surface na stainless, food grade. Kasi we could not use yung ano eh, hindi natin pwedeng gamitin yung papel diliha because in the long run, mag-aano po yun eh, mag-burn, di ba? Magagasgas yung papel diliha. At yung papel diliha basically is ano yun, silica, may ano yun eh, may buhangin. So may mga crystal-crystal yun, baka malason pa tayo doon. So hindi yun talaga pwede. So ang gagawin natin is makakapag-ano tayo ng machine na yung surface ay gagayahin natin mismo yung mesh o yung grit ng papel diliha, no? Because we could use the EDM, no? Electric Discharge Machine. Kasi galing po ako ng, nagtrabaho po ako ng 11 taon sa DOST, sa MIRDC. So alam ko po yung mga makina. So mayroon dong EDM, Electric Discharge Machining, kaya niyang kopyahin yung surface ng ano, ng mga intricate surface, yung mga minute surface configuration ng ano, ng mga bakal. So kung makagawa tayo ng surface na food grade at stainless, then maano natin na malaking bagay ito sa pagbabalat ng ano, mga root crops, not only yung potato, at makakatulong sa lipunan natin. So yun po ang significance na nakikita ko. Another is pardon me, ito last na lang. Ito po, localization of an automated stair climbing wheelchair for elderly and persons with abilities. So right now, kung titingnan niyo yung population ng Pilipinas at ng mga bansa, napakarami talaga yung tumatanda, no? And if you are above 60, no, you're considered 60 and above, you're considered senior citizen. And dumadami na yung sakit. So meron tayong mga wheelchair pero mahal din, no, mga 4 5 6 7 8 9. So we could modify yung wheelchair and then we could do some injection or introduction of automation. No, we could use the joystick. Ito, yung mga control niya yan, no, yung left right pwedeng umikot, no, para hindi na natin makakabawas tayo sa mga taong nagtutulak ng tao, di ba? So they could use their time wisely and productively. Kung kaya pa naman ng matatanda, they could, no? Because in Japan and US, nakapunta na po ako doon, tsaka sa Germany, noon pa to yung ganitong ano, no? Sila na yung nagda-drive ng kanila, no? Going to market, going to the mall, and so on, di ba? Sa mobility nila, mabilis, no? Kaysa lagi silang tinutulak ng mga tao. Pero, siyempre, ilo-localize means yung dating design natin, or kung meron mang gumagawa, we're going to have a linkage or coordination with them. And then, meron naman, kasi taga Bulacan State University po ako, meron naman kaming mechatronics department, tsaka mechanical engineer and automation engineer naman po ako. Then, meron kasi sa DOST po ngayon na Amerial, no, tsaka AMSEN, Advanced Manufacturing Center, tsaka yung Robotics and Automation Laboratory, kasi galing po ako doon. So, we could ask the assistance of those people para matulungan tayo, and then it will really help yung ating mga population na matatanda na pwede pa silang mag-enjoy sa buhay, mamasyal, no, mag-isa with less assistance from other people or personnel. So I think yun lang po, Doc. Maraming salamat po.